Hello mga kapatid at welcome sa ating discussion ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay salvation history sa Catholic Ecumenical Perspective. Maraming paraan para mapag-aralan ang salvation history at isa na rito ay ang pagsusubaybay sa mga tipan o covenant na itinaguyod ng Diyos sa tao. Ngayon, susubukan nating baliktanawin ang kasaysayan ng ating kaligtasan mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Gagamit tayo ng covenantal theology. Okay? Sa pag-aaral ng soteriology o salvation, sa patnubay ng Judeo-Christian sources. Ano po ba ang Judeo-Christian sources natin? Partikular na rito ang Torah o yung unang mga kasulatan na ginagamit ng mga Hudyo. Ito yung tinatawag ng mga Kristiyano na lumang tipan. O medyo offensive yun, lumang tipan. Ito yung Torah at yung mga kasulatan ng mga propeta. At mula roon, mag-uumpisa ang ating kwento o ang pagsasaysay ng tipan patungo sa ating pananampalatayang Kristiyano sa Judeo-Christian tradition. Ang Judeo-Christian tradition ay nakasaad sa mga kasulatan ng bagong tipan. No? So, sa ating mga Kristiyano, meron tayong dalawang division sa kasulatan, no? Yung lumang tipan o matandang tipan, mas magandang tawagin nating matanda, no? Old, matandang tipan at bagong tipan. Subalit sa mga Hudyo, hindi na tinatawag na matandang tipan o lumang tipan ang kanilang tipan sapagkat hindi naman nagbabago ang Diyos, no? So, yun. Covenant is traditional translation of the Hebrew word berit. No? Pag sinabing berit, covenant. Okay? Ito rin ay naging controversial na etymology. Kasi nung inilipat o isinaling ito ni St. Jerome sa kanyang pagka-translate ng Biblia mula sa Hebrew at Greek patungo sa wikang Latin, ang kanyang translation ay fodus o pacton, no, na ibig sabihin ay covenant, na may isa pang ibig sabihin, o kontrata, contract, na sa Septuagint ito ay tumutukoy sa diatheke, na ang ibig sabihin ay testamentum o last will. Kaso hindi ito tumutukoy sa contract. So parang mas tumutukoy ito sa mga habilin, no? Kesa dun sa may mutual understanding ng dalawang partido. Okay? So yun. So ano ang covenant? So basically, sa Biblia, ito ay tumutukoy hindi lamang sa isang kontrata o mutual agreement, no, ng tao sa Diyos. Ito ay dapat nating tingnan o intindihin sa liwanag ng grasya, no? Ang tipan o pakikipag-ulayaw ng Diyos sa tao ay isang biyaya, isang grasya. Hindi naman tayo tutungo sa Diyos at sasabihin natin na tayo ay makikipagkasundo sa Niya o gagawa ng kontrata. Ang Diyos ang unang nagmahal. Ang Diyos ang unang humanap sa atin bago pa natin mahanap ang Diyos. Bago pa natin makilala ang Diyos, kilala na tayo ng Diyos. Bago pa natin ibigin ang Diyos, una na tayong inibig. At ito ang tipan, no? Ang tipan ay hindi lamang dapat tingnan sa legal na kontrata. Na kapag ang Diyos ay nagkulang, siya ay nagkukulang sa kontrata. Bagkus ito ay biyaya, no? Biyaya o kaloob sa atin. Okay? Sa pagtutukoy ng mga covenants na ito, sinabi ni Ratzinger, sa Old Testament, merong mga
kasunduan o testament, kasunduan o paikipag isang loob ang Diyos na nakasaad sa Noahic, Abrahamic, Mosaic at Davidic covenants. Subukan din nating isama yung tipa na itinaguyod ng Diyos kay Adan at ang tipa na itinaguyod ng Diyos kay Jesus mamaya. No? So, itong mga nakasaad ngayon sa screen natin, okay? Subukan po ninyong pagnilayan kasi iisa-isahin din po natin ito sa mga susunod na slides. Okay? So, narito po ang simpleng pagsasaysay ng mga covenant na itinaguyod ng Diyos mula noon magpasa hanggang sa panahon ni Jesus. Yung tipa na itinaguyod kay Adan, kay Noe, kay Abraham, kay Moises, kay David, at kay Jesus. Thank you.